hindi na mag-aaral. Total naman ikaw, pagdating ng Italy, nag-aral o hindi, parehas lang na DH. Yun ang medyo nakakalungkot. Ang epekto naman dito sa locals na naiiwan dito, lalo-lalo na doon sa mga walang nakakapag-abroad, ay mas mataas ang cost of living here compared to Manila. Kaya yun ang nagiging epekto doon sa mga pamilyang walang nag-aabroad. Hindi makasabay sila sa taas ng bilihin. Ang isang malaking problema ang kinakaharap ng bayan namin dahil nang sa kagandangan ng mga bahay ay ang basic na problema sa social services ay yung tubig. Medyo magaganda na aming mga barangay roads pero ang problema ay tubig. Masayang masaya pagsusundo. Talagang excited kami mag-asawa at susundo sa mga anak at apo. Akala maghahatid, naroon ang lungkot na talagang hindi ko na maipaliwanag ang aking pakiramdam pagka yung maghahatid na kami. Ako po'y masaya pag sila po nadating. Pero pag sila po ay yung naroon, meron pong oras, gabi, na talaga pong naroon po ang isang ina na kuminsan po'y naiyan ang aking pagluha. Katulad po, nagpapadali siya ng pera. Pero para po akong nakita ko po ang kanilang paghihirap dyan sa pera kanilang pinadadala sa akin. Hindi rin po ako totoong nasisiyahan dahil ako po'y awang-awa sa kanilang tinatrabaho. Dahil alam ko po ang kanilang tinatrabaho, hindi po katulad dito sa atin na tayo mga empleyado dito iba. Kahit po tayo naghihirap dito, hindi po katulad ng kanila. Ang mga taga rito ay doon pumupunta kasi naandun yung mga kakilala, naandun yung mga kamag-anak, naandun yung mga kapatid. Minsan naandun pa nga yung mga magulang. At nakita nila na karamihan sa mga nagpunta sa Italia ay pagdating nga dito ay mga, siyempre, bida. Lagi na sila'y angat doon sa mga dinat na nila rito. Nakikita naman talagang umuunlad, nakaka-afford ng mga bagay na hindi kayang i-afford noong mga narito. Kung meron kang oportunidad dito sa Pilipinas, dito na lang kasi nakakaawa na yung Pilipinas eh. Paano tayo uunlad kung yung mga matatalino at may mga pinag-aralan ay doon pupunta ng pupunta? Paano yung maiiwanan dito? Lalo nang maghihirap. Babalik ka pa ba dito, kuya? Hindi ko alam, Elmer eh. Bakit? Ba't mo tinatanong? Gusto ko lang kasi makatulong sa pamilya at lugar na to. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Kung gagawin kong gagawin mo. Bakit naman? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo paglaki mo? Hindi ko rin alam. Pero ano pang trabaho yung nakakaisip na Luna sa sakit? Sabi ng teacher ko, magaling at may alam sa herbal ang nanay at tatay ko. Oo nga. Di ba silang napagaling sa lola ko? Pero syempre, ang pinakagusto ko ang mag-drawing dito. Sana bumalik ka, kuya. Kung akong aalis, babalik din ako. At dadalhin ko ang progreso. Bahay na may tubig, masisipag ng mga tao, kapaligiran at bahay na plinano. Tulad na nakita ko sa larawan na uwi ng tatay mo. Kailangan ka namin dito. Pipilitin ko muna, Elmer. Baka ba? Tsaka ayoko naman matulad sa iba dyan. Tsaka lang umuwi kapag malapit ng mamamatay. Tsaka gusto ko rin makita ang buhay ang lola ko. Tsaka gusto ko rin may mangyari sa lugar natin dito, no? Digit sa lahat, parang mas maganda rin siguro na kung Pinay din mapapangasawa ko. O ano? Lubog ng araw, oh. Punta tayo sa Borol. Punta tayo? Sige ba? Ayos! O ayos. Bilang. Paano nga ba mangarap? Mangarap at magsikap. Ito ang pangarap ko. Bayan payapa, kapaligiran pinapangalagaan, buhay na may kahulugan. Taong nagtutulungan sa pamayanan, hindi nagugulangan. Ang Pilipinas ay isang modelo sa buong mundo, no? Sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga emigranteng Pilipino. Ngunit lumalawak ang interest ngayon ng buong mundo na makita ang overseas employment ay may mga benepisyo, lalo na sa komunidad at lalo na sa kabataan. Maraming ginagawa at magagawa pa ang mga gobyerno para sa mga migranteng manggagawa, pero ang mga tao mismo ang gumuguhit ng kanilang mga pangarap
at sila ang gagawa ng paraan para ito ay matupad. Paano nga ba talaga mangarap?